Good morning, Gelay. Tacia. Huwag na, Tacia. Ako na lang. Hindi. Ako na lang. Gelay, bakit? May problema ba tayo? Kagabi, nung sumilip ako sa kwarto mo, para gisingin ka, may nakita kong parang isang apparition. Parang isang korting taong apoy. Nandun siya, nandun sa paanan mo. Andun! Gelay talaga. Naku, ikaw ha. Hindi ka na naman naligo kagabi, no? Bago matulog. Naku, Gelay talaga. Tacia? Oo. Kitang-kita ko. Kitang-kita ko. Ikaw naman, guni-guni mo lang yun. Ikaw ha, naku. Tulungan na lang kita para mabilis darating ng mga apo natin. Ako na lang. Eh, walang problema to. Ako na. Ako na. Ay, sandali lang. Ayan na. Ay, mga apo. Pasok, pasok, pasok. Iha, pasok na. Ma, enjoy ba? Nalunod! Nalunod si tubig! Uy, bakit nandito na kayo? Hindi ano naman ang gabi pa uwi nyo. Apo, kasing si Joel nag-iya na umuwi. Yan po kasi nalunod po sa tubig eh. Uy. Yan po, madami na inom na tubig. Ang alat daw po. Wow! Ay, ma. Ikaw. Binibiro mo pang kapatid mo, sinusumpong na nga ng init ng ulo. Mami? Paano kayo nalaman ni Tacia? Nauuwi na kayo ngayon. Hindi na po talaga ako magsiswimming sa dagat. Naku naman, apo eh. Teka, bakit ba? Ha? Alam mo ba, Joel, ha? Hindi naman talaga maiiwasan na makakainom ka ng tubig dagat paminsan-minsan. Ang alat po, buti pa po sa swimming pool. Parang mineral water lang. Naku, ang swimming pool nga eh may gamot eh. Oh. Sa dagat naman po, may asin. Ay, dahil yan sa banga ni Martuno. Sino po si Martuno, Lola? Alam mo, yung si Martuno, siya yung tagagabay ng mga mandaragat nung unang panahon. Oh, tawagin mo na si Kuya Epoy mo. Yun ang ikukwento ko sa inyo, ha? Kung bakit maalat ang tubig sa dagat. Lourdes, wala ka ba nararamdamang kakaiba dito sa bahay ng nanay mo? Paminsan-minsan, may nakikita ka? Wala naman po. Ba't naitanong niyan, Mami? Kagabi, sa kwarto ng mami mo, nakakita ko ng taong apoy. Naku, may kukuha na naman kayo, Lola. Baka mawala na naman siya. Anong kukunin? Anong mawawala? Naku, Mami, alam niyo naman tong apoy niyo pala sa kay eh. Jefferson talaga. Kuya, tawag ka ni Lola. Noong bata pa lang ang mundo, ang mga higantes ang tagapangalaga ng bawat parte ng mundo. Mga higante sila. Ang higante na para sa tubig ay si Martuno. Para sa mga tribong naninirahan sa malapit sa dagat, tulad ng mga Samburo, si Martuno ang kanilang tinuturing na tagapangalaga ng pamumuhay nila. Isa lang ang hinihinging kabayaran ni Martuno sa mga Samburo, ang kanyang pinakapaboritong pagkain, ang asin. Puno na ba yung sisidlan? Mga 3-4 na salok na lang! Walang maitutulong ang patuloy mong awa sa iyong mga magulang, kundi muli sila tutulungan. Hindi ako magpapaloko sa higante tulad ni Martuno. Kahit anong gawin mo, ang mga magulang mo puno tagapagmahala ng alay kay Martuno. Ikaw din ang mamamana nito. Yun ang hinding-hindi mangyayari.
Si Lingahas ang makabagong tao. Siya ang isa sa magpapasimula sa kakaibang tribo ng mga mangangaso. Anak, napakalaki ata ng ginagawa mong sibat para sa maliliit na isda. Malaki ang para sa maliliit na prutas. Hindi ho ito para sa isda o prutas, ina. Para saan yan kung gayon? Hindi ba kayo nagsasawa na puro isda na lang at prutas ang kinakain natin? Bakit? May iba pa bang pagkain bukod sa prutas at isda? Kuya, gusto ko nang malaman kung ano ang nangyayari kay Martuno. Ano ka ba? Di ka ba nakikinig sa kinuwento sa akin ni Lola Gelay? Na may taong apoy dyan sa loob ng baul, baka kunin na naman si Lola Tasha. Ano ba, kuya? Gawa-gawa lang yun ni Lola Gelay. Alika na, kuya. Taong apoy. Ano ba? Sige, pasok! Kasya ka na dyan! Wala. Shh! Baba! Lingahas, tao ata na si Bat mo, hindi baboy damo. Sino sumibat sa ina sa akin? Mamamatay na yata ako, eh, boy. May dugo ba? Wala! Tignan mo, wala! Ay! Sino sumibat sa akin? Tatuhugin niyo ba ako parang barbecue? Sino wala? Bakit sino tumakbo? Aray! Ay! Alam ko na. Oh. Sa itsura mo sila takot. Sa itsura ko? Sa higante, hindi sila natakot. Pero sa isang kito katulad ko, hindi sila... Nanginginig sila sa takot. Hindi ka tao! Tama! Hindi ka din hayop! Tama ko ulit! Ano ka? You have 5 seconds to answer. Itong may tama eh. Oo nga. Ano? Wala. Ay, sexy. Saan parte kayo ng isla? At tila magaganda ang balot ng inyong katawan. Hindi po kami sumika muna yung corner mo na to. Sasakay ko kayo malapit sa palengke. Tama! Hindi po kami taga dito. Mga dayo po kami. Nakaibang lasa, di ba? Dahil nandito sa laman ng hayop, kaya na natin mabuhay. Hindi natin kailangan ng tubig ni Martuno. Pero kailangan pa rin natin ng tubig inumin. Sa hindi kalayuan, sa paanan ng ikalawang bundok, patatagpuan natin doon ang bukal na hindi na pinapumunuan ni Martuno. Kailangan pa ba natin lumakad ng ganong kalayo para lang sa tubig na nahalos nasa paada na natin? Hindi ko kayo maintindihan.
Bakit ba kailangan niyo pang kalabanin si Martuno? Ang nagbabantay na higante sa kabundukan na pagkukunan niyo ng tubig ay kauri rin niya, si Olimpo. Maaari siyang humarang sa atin at isumbong tayo sa higante ng katubigan. Hindi namin kakalabanin ng higante, Ina. Nais ko lang matigil ang pagsisilbing ginagawa niyo sa kanya. Nagmimisto lang alipin tayo. Pero ito na kinagis na natin. At yun yung gusto kong baguhin. What's her name? Dad! Tamil! Tamil! Sabog na ang liwanag sa kaitaasan. Oras na para sa ating trabaho. Galing, hindi ko kayang tumayo. May masakit-sakit na bahagi ng aking katawan. Hindi kaya dahil sa kinain natin kagabi? Yun din ang iniisip ko eh. Hindi nag-uugma sa akin ang pagkain ng laman ng hayop. Ang sabihin mo, ang dami mong kinain. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang muna at kami na lang kukuha ng asin. Pwede po bang sumama? Kung nais nyo. Yay, kasama tayo! Tara, let's bagets! Kung sino man sa inyo, ang nakakaramdam ng sakit sa inyong panggit ng katawan. Huwag na muna sumama! Asin dito sa lupa. Siyempre naman. Teka, may grosinin ba sa panahon na ito? Ang ibig kong sabihin, galing pala dati dito yung asin sa lupa. Ah, bakit? Saan nyo ba nakukuha ang asin sa inyo? Sa lupa din po, kaya lang. Ngayon lang po kami kasi sumama sa bungkalan eh. Gano'n po ba karami yung ibibigay nung asin kay Martuno sa isang araw? Kailangan namin mapuno ang isang malaking lalagyan. Ha? Isang malaking lalagyan? Ate, makidagdag na rin to. Uy! Rich boy! Hawakan mo na lang! Mabibigatan pa siya eh! Ikaw na? Hindi! Ate mo naman oh! Dali! Robot ka naman eh! Ate mo? Lagyan na natin din dun oh! Uy! Rextor! Oh. Ano na naman yung pinagagawa mo? Ano ba? Soundbreak! Nasubukan ko lang kung galaw ka water assistant. Sige ka! Kakalawangin ka! Mama. Hindi! Bagong chaser lang ko! Wala ako dyan! Ulit? Soundbreak! Fish! Nasaan kayo? Fish! Woo! Man, pisigil pa! Boy! Joel! Tulungan niyo ako! Elba! Joel! Pati mo ba siya! Rextor! Tulungan niyo ako! Rextor! Kasi ang kulit-kulit mo eh. Kulit mo talaga? Ikaw na nga yung tinuturuan eh. Kasi... Magpasensya nyo na kung kinuha ko kaibigan nyo. Gusto ko lang siyang lasahan.
Mukha kasi siya maalat eh. Ako maalat? Naliligo yata ako. Katong! Hindi nga. Si Tamil. Nagpapahinga na siya! Martuno! Puno na nalagyan ang asin! Sige, kukunin ko na. Pero bukas ang umaga, punin niyo nalagyan ng asin, ha? Opo! Napakarahas mo sa higante, Lingahas. Kung magalit sa atin yon, kung hindi na tayo pagsilbihan. Ina, sino bang nagsisilbi sa kanya? Anak, kailangan natin ang isa't isa. Hanggang kailan niya tayo kakailanganin? Nakita niyo yung ginawa niya kay Rextor kanina, di ba? Ibang uri si Rextor. Hindi niyo ba naisip na baka isang araw, maubos na ang asin sa minahan? Anong iaalay natin sa kanya? Hindi maaaring maubos ang asin sa ilalim ng lupa. Mula pa sa ating mga ninuno, naghuhukay na ng asin hanggang sa atin. Ngunit paano nga kung maubos ito? Pag dumating ang araw na yon, tayong kakainin niya? Hindi ba kayo natatakot? May prutas at iba pang halaman sa lupa. May tubig sa batis. At ngayon, alam na din natin na nakakain din pala ang laman ng hayop. Hindi na natin kailangan ng tulong ni Martuno. Paano naman ang mga isda? Tayo rin naman ang nanguhuri nun, di ba? Sa tulong ni Martuno? Wala siyang tulong na binigay sa atin. Kabaliktaran pa nga, di ba? Tayo ang nagbibigay ng asin sa kanya bilang pagkain niya. Hindi na natin siya kailangan. Ano nga yung binabalak mo, Lingas? Sa madaling panahon, dapat matigil ang pag-alay ng asin sa kanya. Magagalit siya! Lalaban tayo! Kung ikinakailangan idaan sa dahas, mas malaki man siya, mas madami tayo. Mandala kayo! Lamang sa asin. Sa pakiramdam kasi ni Lingahas, parang ginagawa mo silang alipin. Nagtutulungan kami. Magaling ako umuri ng isda. At kapag may malaking alon, akong puipigil dito kay mapayapa ang dagat. Hindi po nila alam ang mga ito. May ganun factor pala. Pwede naman nilang buwasan ang pagbigay sa akin ng asin eh. Kung napaparami sila, mas maparami rin ang kain ko. Kaya lumalaki ako. Dapat mo po ang ikwento. Yung mga tulong kong ginagawa mo para po lumiwanag po yung isip nila. Tama. Higanti ako. Tao lang sila. Ako ba dapat sumuyo sa kanila? Para na rin po ito sa iyong kaligtasan. Lingahas, paraan niyo kami. May mga nagmimina ng asin sa labas, Inangkaling. Kakaunti sila. Hindi nila kayang punuin ang dalawang lalagyan. Tagbilog ang buwan ngayong gabi kaya't kinakailangan ni Martuno na mapuno ang dalawang lalagyan ng asin. Makinig ka sa utos ng iyong ama, Lingahas. Hindi, ina. Kayo ang makinig sa nakakadami. Tapos na ang mga araw ng pagkakaalipin sa atin ng higantes ng tubig. Lalabanan niyo siya? Kung kinakailangan, ama. Anak, napakalaki niya! Iisa lang siya. Mas madami kami. Meron kaming paraan para talunin siya. Puno na po ng asin na lalagyanan. Pwede na po ba kaming umalis? Sige, makakaalis na kayo. Salamat po. Tara.
Martuno! Martuno! Idagdag mo po ito! Ito, idagdag mo! Panting mo rin! Yun! Salamat. Yan ang huling pasasalamat mo, Martuno! Naku! Si Bot? Dahil simula ngayon, hindi mo naman papagsilbihan ang tribo namin! Kung gusto mong kumain, ikaw mismo ang magmina ng asin sa lupa! Lingas, dapat ba natin pag-awayan ng asin? Nang dahil sa asin na yan, ginagawa mo lang kaming alipin! Nagtutulungan lang tayo. Binibigyan niyo ako ng asin. At binibigyan ko kayo ng biyaya. Hindi! Ikaw lang nakikinabang sa amin! Kaya ngayon, hindi mo na kami mapapakinabangan! Lalaban na kami! Isang maliit na tao, kakalabanin ng higante na katulad ko? Akala mo lang yun! Manda ka! Magkasama! Natalo natin yung higante! Hindi ko na siya makita. Nakikita niyo ba? Nana. Nanay na siya ng dagat. Martuno! Wala na kayo matulong sa kanya. Kinain na siya ng dagat. Wala na siya! Martuno! Ano nangyari? Patawad. Martuno. Martuno, patawad. Wala na ang higante. Wala na. Di ba yun yung gusto nyo? Wala nang higante! Sumagot kayo! Nagkamali kayo sa ginawa nyo. Bakit? Umalat ng tubig. Sumama ang asin sa dagat. Huwag kayo mag-alala. Babalik din yan pagkalipas ng ilang araw. Hindi na, Lingas! Di natatabang muli ang dagat. Paano nasisiguro? Dahil sa panahon namin pagkatapos nyo, sa panahon namin, maalat na ang tubig dagat. Sa kabilang bundok, may tubig pa doon. Bukal na hindi yun kasama sa tubig na dumadaloy sa dagat. May tubig pa tayong maiinom na tabang. Tubig tabang yun! Wala na si Martuno. Banga. Hindi na namin magagamit siya dahil wala na si Martuno. Kaya na. Ikaw pala may tagagawan kung bakit maalat ang dagat? Kaya pala ang bakit na katulad namin ay kinakalawang. Martuno! Naku, sandali. Dahan-dahan, anak. Ato, ayan. Dahan-dahan. Naku. Tawagan naman po si Martuno, Lola. Tsaka kay Lingas din. Alam nyo, Epoy, Jewel, makinig kayo sa akin mabuti, ha? Opo. Hindi na muna kayo papasok dito sa loob ng baul. Bakit naman po?
kasi kanina nakita ko yung taong apoy. Yung sinasabi kanina sa akin ni Lola Gelay. Totoo pala yun eh. Ano po ibig sabihin nun, Lola? Eh, hindi ko nga alam. Pero hindi ba mabuti na mag-ingat na tayo? Ah, naiintindihan niyo ba ako? Opo. Jewel! Alam mo ba yung mga bata wala pang 16 years old? Hindi pa dapat magtrabaho? Hindi. Pwera na lang kung kasama nila ang parents nila o guardians nila o family members nila sa family business nila. E paano yung mga artistang bata? Pinapayagan naman rin eh. Basta public entertainment and information. Pero meron din dapat working child's permit. Meron pa palang ganun? E saan? Sa Department of Labor and Employment. Bago sila mag-taping o mag-shooting. Bakit naman kaya ganun? Dahil gusto ng government natin na pangalagaan ang mga bata para hindi sila abusuin at apihin. Halika na, kuya. Magpakwento na tayo kay Lola. Tara! Halika na?